Isang higanteng cake ang inihain sa isang pagtitipon sa Baguio City. Ang bigat, mahigit 2 tonelada lang naman. Makibalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. 3, 2, 1. Sako-sakong harina, asukal at baking powder, 1,000 lata ng evaporated milk, 12,000 piraso ng itlog at 500 liter ng whipped cream. Yan ang sangkap ng higanting cake na ito na tampok sa 9th Annual Hotel, Restaurant and Tourism Weekend sa Baguio City. In 2007, we did 17 feet high. This year is 20.5, so it's taller. And this one is heavier. Okay, heavier yung cake. Kasi last time it was just close to 2 tons. So this one is more than 2 tons. Si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas, ang tumikim sa unang slice ng 4-layer na cake. Dumagsa naman ang nakipila para matikman ng libre ang cake. Sakto lang po, hindi po siya masyadong matamis. Tapos hindi rin po siya sobrang abang. At ngayong nagsimula ng Burr Months, sinimulan na rin ng Department of Health ang kampanya para ipaalala sa publiko na huwag susobra sa pagkain ng matatamis at matatabang putahe. Ngayong araw ang simula ng Obesity Prevention and Awareness Week na layong ipaalala sa publiko ang posibleng idulot ng labis na timbang. Unang-unang makakapagpa-shorten ng buhay natin dahil ito po ay ang mga komplikasyon na bit-bit niya ay yung mga diabetes, no? Pwede din po sa cancer, sa sakit po ng puso, mayroon din po yung sleep apnea. Nakatutok ang DOH sa lifestyle ng mga kabataan. At hindi nga po dapat na binibigyan ang ating mga bata o ating mga anak ng mga soda, ito mga soft drinks na matataas pong asukal o yung ito pong mga tinatawag po natin na matamis na mga pagkain sa murang edad o sa mga bata, kasi nga po ito yung mga pagbibit-bit ng overweight at saka obesity sa pagtatanda nila. Pero paglilinaw ng health officials, hindi naman kailangang magpagutom para makamit ang wastong timbang. Kailangan lang daw ng regular exercise. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.